kami ang nagpapakain sa'yo. Kaya ibig sabihin nun, bayad ka. So, paano ba yan? Madumi na ulit. Linisin mo ulit. Oh, ba't mga pagkain dyan? Nagugutom ako. Yung popcorn, ha? Bilisan mo! Ito po. Ba't ang tagal mo kumilos? Ikaw, sinasakuran ka namin dito, ha? Kami ang nagpapakain sa'yo. Kaya ibig sabihin nun, bayad ka. Naiintindihan mo? Opo. Kaya lahat ng sasabihin ko, susundin mo, maliwanag? Opo, sir. Nililinis naman po ako eh. Linis na yun? Ah, linis na pala yun, ha? Teka lang. So, paano ba yan? Madumi na ulit. Linisin mo ulit. Ikaw nga bata ka? Bakit ako yan? Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Maging ugali mo. Ano po ba yun? Huwag mo akong ginagawang tanga! Nakita ko yung ginawa mo. Baka nakakalimot ka. May CCTV tayo. Kuya, ang tamad niya eh. Wala akong pakialam. Ang sinisita ko dito yung ugali mong bulok. Di ka marunong rumispeto. Huy, babae yun. Sorry na, kuya. Hindi ko tatanggap ng sorry. Patan to. Kailan ka kaya magtitino? Ganto. Wala kang budget ngayong buwan. Kahit na 5 sentimo, hindi ka makakatanggap sa akin. Tandaan mo, wala na tayong magulang. So hindi ka na magkakaroon ng pera kundi lang dahil sa akin. Dahil dyan sa ugali mo, wala kang matatanggap kahit na 5 sentimo. Naiintindihan mo? Kuya, huwag naman ganun. Final na yan. Hanggat hindi ka nagtitino, wala kang matatanggap na pera. Nakalimutan ako. Bawal ka rin lumabas. Baka mo. Simula ngayon, ikaw na maglilinis dito sa bahay at sa buong building. Hanggat hindi ako nakakabalik sa business trip ko at hanggat hindi ka nagtitino, hindi ko ibibigay yung kung anong buhay ka meron nun. Kuya, ayoko. Ayoko nang ganun. Huwag naman. Manahimik ka! Mauna na ako. Lakad pa ako. Grabe ate, ang hirap pala ang ginagawa mo, no? Akala ko madali lang. Oo, mahirap talaga. Ang sakit-sakit sa kamay, tapos sobrang sakit pa sa likod. Buti ate, kinakaya mo. Kailangan ni para sa pamilya. Buti ka nga, kaya mo lang ito ginagawa kasi gusto kang matuto ng kuya mo. Eh, kaming mga katulong. Kailangan namin itong gawin para mabuhay. Sige, ate. Tulungan na kita dyan. Nga pala, bukas sa room 605 tayo, ha? Sige pa, ate. Maglinis ka kayo na maayos? Ayoko na maalikabok, ha? Gusto ko yung tipong pwede na kumain sa sahig ko. Opo, sige po.
Ano to? Ba't malikabok pa? Gusto ko sa lahat ng sulok ng bahay ko, walang alikabok. Paano ba yan? Madumi pa. Linisin nyo to, ha? Buti ate, kinakaya mo yung ganyang ugali. Okay lang, sanay ako sa ganyan. Alala mo pa ba ganyan ka rin sa akin noon? Ate, pasensya na sa mga nasabi ko dati, ha? Sorry talaga. Okay lang yun. Sige na, nalina, linis na tayo. Sed, umupo ka. Pa, kuya. Nakausap ko na sa Angel. Marunong ka na daw. Opo, kuya. Sa totoo lang, mahirap pero kaya naman. Mabuti naman kung ganun. Itong tatandaan mo, ha? Hindi bas yan ang trabaho o ang pagiging katulong ng isang tao. Kung dapat mo ba silang irespeto. Dito sa mundong to, di porkit mataas ka na, ay mababa na sila. Lahat tayo dito, pantay-pantay. Walang sino man sa atin ang may karapatan ang mangmaliit ng iba. Okay na po ako doon sa natutunan ko. Eh, mas mahalaga po sa pera yung natutunan ko sa inyo. Tsaka, na-realize ko din na ako pa nga lang, isang linggo pa lang ako naglinis, sobrang hirap na. Paano pa kaya sila na kailangan nilang gawin yun araw-araw para lang sa pamilya nila? Salamat. Thank you, ate, ha. Kasi kahit pinakitaan kita ng hindi maganda, tinulungan mo pa din ako nung oras na kailangan kita. Salamat. Salamat.